Hello mga mamshies, nandito na naman po ang inyong madiskarte sa kusina. Ngayon ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng trending na chicken pastil. Pero bago ang lahat, ihanda muna natin yung mga sangkap na ating kakailanganin. Meron ako ditong chicken breast, red onion, minced garlic, mas madaming garlic, mas masarap, ground black pepper, soy sauce, chicken cubes, at white vinegar. Optional lang po ito. At dahil nga nakahanda na lahat ng ating mga sangkap, simulan na natin siyang lutuin. Dito sa aking kaldero, meron akong tubig. Tapos, ilagay nyo lang yung inyong chicken breast. Hayaan natin siyang kumulo at maluto. Kung gusto nyo maglagay ng asin, pwede naman, pero para sa akin, mas okay nang wala siyang asin dahil yung soy sauce niya ang makakapagpaalat mamaya. Takpan nyo muna hanggang sa kumulo. Hindi naman siya kailangan bantayan or what, as in lulutuin lang natin siya sa tubig para mahimay natin. Ngayon, i-check natin yung manok kung okay na. At dahil nga luto na yung ating manok, pwede na natin siyang hanguin at i-set aside muna natin. Dahil malamig na yung ating chicken breast, pwede na natin siyang himayin. Alam nyo, yung paghihimay nito, mas okay siya kung maninipis. Kasi yung chicken pastil po ay medyo, hindi naman siya malutong, pero medyo luto siya na parang fin rye. Lightly fried. Kasi ang type po nitong chicken pastil is parang adobo. Since yung adobo natin is may sabaw, ito naman tinuyo sa soy sauce. Ito nga lang po yung part na medyo nakakatamad kasi nga masyadong matagal maghimay. Pero alam nyo, pagka naluto nyo to, sobrang tipid niyang iulam. At alam naman natin na sa panahon ngayon, napakamahal ng mga bilihin. Pero ito, swak sa budget at mabubusog ka talaga. Ayan, at dahil nga nahimay na natin siyang lahat, pwede na natin siyang lutuin. Ngayon, sobrang simple lang nitong gawin pag hahalu-haluin lang natin lahat ng ingredients. Dito sa aking kawali, buksan nyo na yung stove nyo, lagay nyo yung mantika. Hayaan muna natin siyang uminit. Ngayon na mainit na, pwede na natin ilagay yung ating minced garlic. Huwag nyo nang hihintayin na mag-light brown yung ating garlic. Ngayon, pwede na natin ilagay yung ating red onion. Alam nyo ba na mas maraming onion na ilalagay nyo dito ay mas magiging thick yung ating chicken pastil. Siya po yung magdadagdag lagkit sa ating ulam para hindi siya ganun kasabaw. Ngayon, igigisa na natin yung ating hinimay na chicken breast. This time, be patient sa paghahalo kasi kailangan natin ma-maintain na dry lang yung ating chicken. Hindi nyo siya pwedeng iwan as in na matagal na nakasteady lang yung ating chicken kasi hindi po mapapantay yung pagkakaluto ng manok. Kapag nakita nyo na nagsasabaw na yung ating chicken, pwede na natin ilagay yung suka. Yung suka naman po is optional lang. Yung iba hindi po naglalagay nito kasi ang dating nga po sa pastil is nagiging adobo yung lasa. Pero ito po kasi yung sikreto kung bakit hindi ganun kabilis mapanis yung ulam nila dahil po sa suka.
Linuluto muna nila yung meat nila sa suka bago maglagay pa ng ibang ingredients. Ngayon at dahil nga okay na tong ating chicken, haluin nyo lang. I-check nyo kung medyo dry na siya, kung na-absorb na ng chicken natin yung vinegar. Ngayon, pwede na natin ilagay yung ating soy sauce. Ground black pepper. At yung ating chicken cubes. Ngayon, wala na kayong ibang gagawin kundi haluin na lang to hanggang dulo. Ihintayin nyo na maging dry yung inyong chicken. At makikita nyo rin naman na medyo lumulutong siya ng konti. Kasi lumalabas po yung mantika. Kapag may nasusunog po sa panabi ng inyong kaldero, na inyong kawali, huwag nyo na po siyang hahaluin kasi hahalo po dun yung lasa nung pagkasunog niya and magiging pangit po yung lasa nung ating pastil. Ngayon na okay na yung ating ulam na chicken pastil, ready na tayo sa pagra-wrap ng ating kanin. Hanguin nyo lang tong chicken pastil tapos iset aside natin. Hayaan natin na medyo mag-cool down siya para hindi mainit ibalot. At habang pinapalamig natin siya, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, i-click mo na yung subscribe button at notification bell para lagi kang ma-update sa mga video kong i-upload. Ngayon na medyo malamig na yung ating chicken pastil, meron din ako ditong kanin. At meron akong dahon ng sagin na dinarang po sa apoy para po lumambot yung kanyang mismong dahon at mas madali natin siyang maifo-fold. Para po hindi dumikit yung ating kanin, lalagyan ko lang po siya ng konting mantika ng ating pastil. Parang nagigrease lang kayo ng inyong dahon. Tapos lagyan natin siya ng kanin. Takalin nyo kung gaano kadami yung kakayanin ng dahon natin kasi baka mamaya mag-cut yung ating dahon dahil hindi magkakasya yung kanin. At dahil nga yung original na style ng ating chicken pastil ay sa ibabaw po linalagay yung chicken. Ngayon, sandukan nyo lang. Konti lang kasi medyo maalat po itong ulam na to. Kaya nga po, matipid siyang iulam kahit madami po yung kanin. Tapos, bilutin nyo lang na para kayong gumagawa ng suman. Tsaka natin i-fold yung dalawang tabi para magsilbing lock sa ating dahon. Ayan, gawin nyo lang hanggang sa maubos yung ating kanin at ulam. Alam nyo, mas magandang gawin to kung yung sinaing nyo is bagong saing para po mainit-init pa yung kanin natin and maluluto sa loob yung dahon. Pagka binuksan nyo yung pastil, maaamoy nyo yung dahon ng saging kasi naluto po siya dun sa init ng kanin. At dahil nga nabalot na natin lahat, syempre hindi tayo magpapahuling hindi tikman yung ating chicken pastil. Try natin buksan tong isa. At ngayon, subukan natin tikman. Slice lang tayo. Tignan nyo naman kung gaano kasarap. Hindi lang to sa video masarap tignan, sa totoo lang. Kasi pagbukas ko pa lang ng dahon, naaamoy ko na siya. Hindi sa nagsisilstock ako or what, pero yun po talaga yung totoo. Ngayon, tikman na natin.
Ayan nga. Napakasarap niya. At dahil nga nakuha lang po natin to sa nag-trending na chicken pastil ng Quiapo, syempre gusto ko rin maibahagi sa inyo yung lasa na natikman ko para kahit malayo kayo sa Quiapo, pwede nyong gawin sa inyong sariling tahanan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang madiskarte sa kusina, hindi magpapahuli sa trending. Kaya ano pang hinihintay nyo, gawin nyo na. Ngayon, kakain muna ako habang tinatry nyo yung aking recipe. Ngayon, ready to serve na ang ating chicken pastil. Please don't forget to click like and subscribe. Click the notification bell para lagi kayong updated sa bago kong i-upload na video. Thank you!